Good afternoon, guys. Ituturo ko sa inyo kung anong mga pangisyon dito sa ano, tower crane, pag-ooperate ng tower crane. How to operate tower crane. Model Lindin Kumansa 21LC 3600 80 meters yung boom. Ito yung tawag nito ng emergency stop. Ito yung power on. Ito yung busina. Pag mag-power on ka, kailan mo line mo pa taas yan. Tapos saka mo post mo to, yung kulay nito. Yan. Tapos ito sa trolley. Low speed, high speed. Yung high speed, halimbawa kung halimbawa magagaan lang yung bubuhatin. Pero halimbawa mga 20 tons, hindi pwede ano, yung high speed. Dito ka sa low speed. Ayan. Tapos ito, sa derailleur to, travel. Wala tayong ano, wala release, kaya ganun, hindi pwede. Halimbawa kung may release to, travel, ang travel nito, ganito na yung joystick. Idiri kaliwa mo, forward or reverse, ganun lang yan. Nandito rin din sa ano, hoisting yung joystick niya sa travel. Ngayon, wala nga tayong ano, freestanding to, walang ano din. Kaya wala tong function. Wala. Ngayon, ngayon sa travel din to, lock. Para hindi na mabante. Lock yung travel. Dito yung sa kanan. Kaya ang function lang nito dito ngayon, ano lang, hoisting down, hoisting up. Ito yung kanan. Tapos dito na namin ito sa bandang kaliwa. Andito yung swing left, swing right, trolley out, trolley in. Ito yung swing left, swing right, trolley out, trolley in. Crosswise siya. Yan. Ito, function nito, yan. Pag nakaganyan, naka-sign siyang ganyan, ibig sabihin yan, ibig sabihin, troll, hoisting, yan. Hoisting up mo yan, bypass. Ginagamit na yan, bypass na yan, alam mo yan, pag isasagad mo, mag-change ka, 6 lines. Yan, yung ginagamit. Ganun dito, trolley, yan, pag ipasok yan, nakapasok yan. Pag hindi kayo gumamit na naka-bypass, hindi yan, makapasok yan dyan. Yan, itong ginagamit yung bypass. Ito yung pre-wheeling. Sa kalimbawa, pag bumaba ka na ang gabi, kailangan may pre-wheeling. Kaya kung malakas na hangin, hindi mo na pre-wheeling. You know? Wala ito, may posibilidad na matumba yung crane. Kaya ito, kailangan pre-wheeling. Kaya ikot nang ikot lang siya. Ito naman yung lock swing. Pag-operasyon ka, kailangan naka, pag ano na, tumigil na lock swing mo. Huwag kang mag-relax yun na mabilis yung swing kasi wala rin yan. Hindi makaya yan. Ito yung sa hoisting niya. Gear. Gear 1, 36 tons. Gear 2, hindi na siya kaya na 36 tons. Mag-alog-alog na. Gear 3, yan. Gear 4, yan yung magagana. Gear 3, yan yung minsan ginagano namin yung mag-lifting ng bakal, yung magagana lang. Hindi na mabot ng 1 ton, yan. Pero mabilis kasi ito, ano na to 125 meters na. 125 yan, yan. Ando, no? O mataas na. Kaya gamit natin ng gear 3. Pero mabilis. Kasi kung mag-gear 1 tayo, low speed, wala siya. Matagal, makarating sa taas yung ano, load natin. Dito, pakita ko sa inyo ang monitor. Yan monitor. Yan po siya sa wind speed. Yung wind speed natin 11.3 km per hour. Itong 19.8 yung trolley. Kung hanggang saan yung trolley. Reduce niya. Yan. Ganyan lang, guys.
pag mag-operate ng ano, mga pangsyon ng tower crane. Kung gusto mo matuto mag-operate, kailangan kahit hindi ka dumaan sa pag-rigger, pero importante dumaan ka sa pag-rigger para alam mo yung halimbawa yung mga habol-habol ng load. Kung di ka marunong, wala. Alam mo yung sinyas, kasi kung diretso ka lang operator, hindi mo alam yung sinyas, mag-sinyas yung rigger sa iyo na truly out, hindi mo alam yung truly out, hindi mo talaga alam, kailangan maano ka muna. Hindi yung diretso ka operator na hindi mo alam yung sinyas din, kaya alam mo yung sinyas. Kailangan ka rin seminar, mag-seminar ka. Kailangan yan in situ pag gusto mo naging operator. Tapos hindi ka kailangan ano, hindi ka takot sa mataas. Ganito, kung mataas, mag-operator ka, tapos takot ka pala sa mataas, wala rin. Lalo pag ganyan yung mga putan, yung mga maliit na tower, ay pag mabumuhat to, halimbawa sa dulo, 60 meters lang, ano lang, reduce ng ano, yung mga crane na yan, lumulundo talaga, ang mabigat. Di wala, parang takot ka, kaya pag maging operator ka, hindi ka takot sa ano, matataas. Tulad nito, 125. Yan guys, ito lang ipakita ko muna, yung mga pangsyon nito, para alam. Yan. Kasi kung diretso ka, operator, hindi mo alam, pag power on na lang, hindi na. Kasi mayroong ibang ano unit na tower crane na ano, hindi lang ganito. Hindi mo, yung mga piko, mga lapping, kailangan, wala, disusi. Pag ito, pag binitawan, mayroon doon, may crane na, may ganito, pinupost, kailangan mo post mo. Ano ba, bitawan mo, wala. Hindi na, walang din nagagana. Automatic siya. Kaya ganun ngayon. Ito lang muna, ang pakita ko sa inyo. Itong, ano, demo lang muna. Parang mga function. Crosswise. Halimbawa, magpa-swing siya. Hingin ng swing yung ano, kaliya, swing left. Tapos, sabi, truly in. Di, ganun lang. Tigilan truly. Gitna mo lang. Tuloy-tuloy yung swing. Ganun siya. Una lang yun, guys. Yan lang yun. Dalawa lang. Yan lang. Hindi katulad sa Obama. Ito lang yung ano, sa tower crane. May radyo. May FM. Kailangan, kung may huwag FM ka, gamit ka ng mga radyo na yan, FM, kailangan mahina. Kasi para hindi disturbo. Kasi kung malakas, pag magsinyas yung rigger mo, hindi na. Hindi kayo, hindi mo maririnig, abutan ng disgrasya. Ayan guys. Ito muna. Salamat guys sa panonood. Ito lang muna yung ano, susunod paano yung galaw ng crane. Ito din mo muna, mga function lang muna. Step by step. Thank you guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell sa bandang baba. Maraming salamat. Thank you.